Last week, we talked about multiplying polynomials. This time, we're going to talk about what you should do when it comes to dividing them. That's what we're going to talk about today. Hi there, thank you for checking out my channel. Thank you for clicking on this video. If this is the first video that you're watching from my channel, I make educational and motivational content. So if you don't want to miss any of my new uploads, don't forget to hit subscribe and hit that bell icon. Now, like I said kanina, we already talked about yung multiplication ng polynomials. So if you haven't seen that video and the rest of the videos dito sa series revamp natin ng algebra, you can click right here sa I button to catch up. Alright, now that that's done, I'm going to ask you to join me as I switch over to my PC to show you better. I'll see you in a bit. Alright, so ito yung lesson natin on dividing polynomials. And I just want to stress, kung medyo naguguluhan kayo dito or you find it too difficult, panoorin nyo muna yung ating series on integers, yung basics ng mga operations ng polynomials, and yung pinaka-rules natin when it comes to exponents. Ang thing with algebra kasi, the more that you progress, the more solid dapat yung foundation mo when it comes to your basics. Kasi kapag hindi mo siya naayos, mahihirapan kayo dito, lalo na sa dividing ng polynomials. In my opinion, sa lahat ng operations, addition, subtraction, multiplication, division ang pinakamahirap pagdating sa polynomials. Kasi kung hindi ka magaling sa factoring, maguguluhan ka dito. Kung hindi ka magaling sa exponents mo, pwede ka rin maguluhan. So again, watch those first. Kung napanood nyo na yun, we can go along with this lesson. Okay? Now, dito ba tayo sa pinaka-base na concept natin. Again, I talk about multiplication, it's all about combining. Pagsasabasamahin mo yung mga bagay-bagay. And I talked about that in the video that I posted about multiplying polynomials. Okay, if hindi nyo pa napapanood, ilink ko na lang din sa taas. And maganda panoorin nyo muna yon. Now, in this case, ito ay 3x times x. And what we do there is, yung dalawang x, dahil pareho silang x, may nawawala or hindi pinapakita na exponent na 1 yan, tig-1 sila. Pag nag-multiply ka ng ganito, wala na kasing kasama ito dahil wala namang ibang digit. So, siya na yung nandun sa final answer. Tapos yung x natin na raised to 1 at x raised to 1, yung exponents niya i-add natin. So, this will be x raised to 1 plus 1 or 2. Okay? Now, bakit natin kailangan balikan yung multiplication? Kasi you have to understand na ang division ay kabaliktaran or reverse ng multiplication. So, when we have something like this, this is 3x divided by x. Now, kung ang ginawa natin sa multiplication ay inadd natin siya, ano kaya ang gagawin natin kung division siya? Sabi natin, kapag nagdi-divide ka, it's the opposite ng multiplication. So again, filling it out first, this is also raised to negative 1 din yan, raised to negative 1. Yung 3, wala naman ng ibang digit. Actually, merong hindi din nakasulat dyan, pero may 1 dyan, okay, na hindi nakasulat. Ang tinatanong dyan is, ano ang mangyayari kung i-divide mo yung 3x sa 1x. Now, ano ba ang 3 divided by 1? Ang 3 divided by 1 is still 3. Okay? Tapos ngayon, meron kang x raised to 1, x raised to 1, and then di-divide mo siya. Now, kung in-add natin ito, ang gagawin natin would be kabaliktaran dito, so this would be minus. So, mangyayari dyan is x raised to 1 minus 1, which is 0. Ang x raised to 0 ay 1 lang din. So, ang tamang sagot or final answer dyan is actually just 3. The answer is 3. Ano ang i-multiply ko sa x para lumabas ang 3x? 3. Kasi ang 3x ay nanggaling yan dun sa 3 times x. Okay? So, again, the answer would just be 3. So, when you're dividing, you're basically looking at something, tapos iniisip mo, ano kailangan kong i-multiply sa kanya para lumabas yung ating numerator. Okay, now, a form of a problem that you may encounter would be something like this, okay? So, meron kang x cubed plus 3x squared plus 4x plus 2 over x plus 1, okay? Now, balikan lang natin really quickly kasi pag nilagay ko na yung notes sa steps natin kanina, I will call them as such. Yung nasa taas, ang tawag natin dyan is numerator. Nasa ilalim, ang tawag natin ay denominator. So, if you see the letter N dun sa discussion, that just means numerator. Letter D, just that just means yung denominator. Again, ang denominator yung nasa ilalim. Now, in the same way that you write yung, for example, like something like 12 divided by 12 over 4, sinusulat natin siya sa
Ganitong form, 12 divided by 4, ganun din ang gagawin natin dito. So, ibig sabihin yung number na malaki, nasa taas, yung numerator nasa taas, i-divide natin siya doon sa number na nasa ilalim. Okay? So, i-rewrite ko lang siya, it will look like this. X cubed plus 3x squared plus 4x plus 2. Yung buong yan, i-divide natin siya sa x plus 1. So, we're using yung pinaka-form ng regular division in solving this. Hindi na lang factoring yung ginagawa natin. And if you want me to make a video on factoring, on yung mga special na factors, let me know na lang din sa comment section, ha? Ipipila ko yan. I'm thinking kasi kailangan ko siya i-revamp. Yung kung paano mapadali yung factoring ninyo. I do have a couple of techniques that I can go through. Let me know na lang sa comments, okay? So, ito yung ating classic na division. Na anong gagawin natin dyan? Huwag kayo ma-overwhelm. It's actually quite easy. Kaya lang, medyo detalyado. Dapat dahan-dahanin mo para wala kang makalimutan. So, step one muna tayo. You have to divide the first term of the numerator by the first term of the denominator. So, again, balikan lang natin yung kanina. Ang numerator natin to, yung nasa loob. Ang denominator natin, ito yung nasa labas. Okay? Now, pag sinabing first term, ang sinabi ng first term is yung nauuna. Okay, so i-divide natin yung x cubed by x plus 1, first term nun, x. Okay, so x cubed divided by x. Oh, medyo manageable na yan, ha? Again, just x cubed divided by x. Alright, now, ano kailangan i-multiply sa x para lumabas yung x cubed? That would be x squared. Okay? Now, bakit x squared? Kasi, again, meron tayong parang hindi nakasulat na 1 dyan, di ba? Anong kailangan ko idagdag para maging 3 siya? 2. So, x squared ang sagot. Okay? Now, kung medyo familiar na kayo sa algebra, ano na yan, isang tingin na lang yun sa inyo. Now, the next step would be this, and don't forget this. Ang gagawin mo would be to multiply the quotient, ito yon, yung x squared, i-multiply mo yung nasa taas, and the second term of the denominator. Ano yung second term? Ito yung positive 1. So, gagawin mo x squared times positive 1. Okay? So, x squared times positive 1 would give me positive x squared. Now, yung positive x squared, ilalagay mo dun sa katapat niya ng kanyang apelido or last name. So, dito natin ilalagay yung plus 1 x squared. Okay, nanilagay ko lang talaga yung 1 dyan for visual purposes kasi kakailanganin natin yung gawin i-manipulate mamaya. So, yung 1x squared na ilalagay natin sa ilalim dyan. Tinapat lang natin. Kumbaga, di ba pag nag-divide tayo ng mga decimals all the way through, ganun din ginagawa natin, lilipat natin siya doon sa katapat niya. Tapos, i-minus pa rin natin siya muna bago natin siya ituloy. So, step 3 would be that. Subtract the product from the numerator. So, ito yung numerator. Again, ipabawas natin yung positive 1 x squared. So, kung magmaminus tayo ng ating terms, ito ay basically positive 3 minus positive 1. Madali lang yun. Pareho naman sila ng sign. Ang gagawin mo lang is magiging ano siya? 2x squared. Okay? So, 2x squared yung naging resulta. Now again, dahil ito na-deal na natin kanina, hindi na natin ito kailangang isipin. Dito na tayo mag-iisip ngayon sa 2x squared na ito. Ang gagawin mo na next would be to repeat it hanggang maubos mo all the way through. So, itutuloy lang natin. Again, ang gagawin muna natin would be, i-divide natin ito by the first term. So, 2x squared divided by x. Ang magiging resulta niyan would be, dahil positive naman siya, that would be positive. Tapos, 2x. Okay? Kasi 2x times x is 2x squared. Now, next, again, ang gagawin na natin would be to multiply this by yung positive 1. Nalagay din natin sa ilalim. So, that would be positive 2x. At yung positive 2x na yan, ibabawas natin siya dito sa 4x. Kasi sila yung pareho ng apelido. Okay? So, 4 minus 2 would be 2x lang. Okay? Now, 2x na yung deal natin. Ngayon, again, babalik tayo dito. Ito, i-divide natin dito sa x. So, 2x divided by x is just positive 2. Tapos, again, ibabalik natin dito sa kabilang term. 2 times 1, that would be positive 2. Now, if you notice, pwede ko siya itapat din dito. So, ang gagawin ko lang dyan would be 2 minus 2. Now, 2 minus 2 is 0. So, ibig sabihin nun,
Tapos ka na dyan, wala na kasing terms na natitira. So, ang sagot mo na would be this. X squared plus 2x plus 2. Yan na yung final answer mo. Okay? So, again, it's all about iisa-isain mo siya. Make sure na tinatapat mo siya sa kapareho niya ng apelido. Okay? Minaminus mo siya lahat, isa-isa, hanggang makarating ka sa dulo. Okay, ganun lang siya. Mukha lang siya complicated kasi nga may mga letters nang involved. Pero again, if you're solid with your rules when it comes to exponents, there should be no problem. Ngayon, ano yung complication nito? Paano kung may remainder? Alright, so let's take this example. No? Sabi, 4x cubed plus 8x squared plus 5x plus 8, i-divide daw natin siya sa 2x plus 3. So same thing lang ginawa natin kanina, iisa-isay natin siya. We'll start with this. Yung 4x cubed, which is the first term sa ating numerator, i-divide natin siya by 2x, which is the first term sa yung denominator. So 4x cubed divided by 2x, that would give me 2x squared. Okay? Kasi 2x squared times 2x is 4x cubed. So, paano ko siya nakuha? This is just 4 divided by 2. 2, kasi anong kailangan kong i-multiply sa 2 para lumabas yung 4? That would be 2 as the digit. And then, yung x cubed, anong kailangan kong i-multiply sa x para maging x cubed? That is x squared. Or, parang basically, x raised to 3, yung 3 na yan, ima-minus lang natin nung 1 na nandito sa taas, lalabas yung 2. Okay, so ganun lang yon. Next, nagagawin natin, ito ngayon 2x squared, imumultiply natin sa positive 3. So, ang lalabas dyan, dahil ito ay positive number, positive din siya. So, positive 6x squared. Okay, tatapat natin siya dito, pareho sila ng apelido. Ima-minus natin siya kasi susubtract natin siya. Ang gagawin natin dito, dahil pareho silang positive number, it's basically like adding a negative number. So, di ba gano'ng ginagawa natin sa subtraction ng terms sa algebra? If you haven't seen yung aking subtracting polynomials na video, ililink ko na lang din dito sa taas. Yun yung fundamental noon. So again, pilitan ko yung operation, papalitan ko yung sign ng pangalawa. Okay, yun yung ibig sabihin noon. So yung ating 8x squared, dahil ako ay nagdagdag ng negative 6x squared, para akong binababawasan ko ngayon siya, 8 minus 6, that would be 2x squared. Okay, so yan na yung ating deal. Ngayon, balik tayo dun sa ginagawa natin kanina. Ito ngayon, i-divide ko siya with the first term, which is 2x. So, 2x squared divided by 2x. Ano ang kailangan kong i-multiply sa 2x para maging 2x squared? Simple ang sagot dyan, isang x. Okay? And that would give me 2x squared. Okay, now next, again, ang gagawin natin, ito ay i-multiply natin sa second term, which is 3. So, ang mangyayari dyan would be positive 3 x. Again, ima-minus ko siya dyan. So, again, parang nag-add ako ng negative. 5 minus 3 lang would be 2x. Okay, and now that I have 2x, babalik ulit tayo dun sa first term. So, 2x divided by 2x, simple ang sagot dyan. It's the same, so ibig sabihin identity property, that is actually just a positive 1. Now, next, again, itong 1, i-multiply natin doon sa second term, which is 3. 1 times 3, pareho silang positive. So, positive 3. Now, if you notice dito, yung 8 minus positive 3 or 8 minus 3 is going to give you 5. So, may remainder ka ngayon na 5. Yung 5, hindi ko naman siya pwedeng i-divide pa sa 2x kasi there's no way na lalabas yung 5 kung 2x yung isa mong factor. So, anong gagawin ko dito sa remainder na 5? Ang gagawin mo dyan, when it comes to remainders, is you're going to write it over the denominator. So, ibig sabihin, ito yung sagot ko, pero may pandagdag dyan. Ang dagdag niya is plus, and then yung aking 5 na remainder, 5, over the denominator, which is 2x plus 3. Yan yung aking sagot. Okay? So, ganun mo i-deal yung remainder. Whatever that is na naiwan, ganyan mo siyang isusulat. Alright? So now, hopefully, nakita nyo na yung gagawin kapag merong denominator. What else could be an issue na maguguluhan tayo pagdating sa exam? Something like this. Okay? Yung tinatawag nating missing terms. Pag sinabing missing terms, ibig sabihin, ganito yung itsura ng tanong. So, you have x squared minus 7, tapos i-divide mo siya sa x minus 5. Now, bakit missing term? Kasi, if you notice, ang level, okay, nitong term na ito, x squared ay 2.
Tapos normally, pag nagsusulat tayo, di ba, ng term sa polynomial, kung meron akong x squared, ang kasunod nun would be an x bago yung digit, which is yung 7 natin. So, kung ito x squared, nasaan ngayon yung x? Wala siya dito. Okay? Na kung magsisimula naman ako sa x to the fourth, again, usually magkakasunod yan, di ba? May x squared bago yung x, bago yung number. Okay? Which is whatever that is, kunyari 8. Now, nasaan yung x na to? Nawawala siya. Na kung nawawala siya, simple lang ang sagot dyan. Ibig sabihin lang nun, you have 0 of that. Wala ka nun. Now, when it comes to dividing polynomials, it's best kung i-rewrite mo siya. So, dahil kulang yung ating terms dito, ang kailangan natin gawin is to fill them in. Pag sabi fill them in, ilalagay mo kahit yung 0x. So, i-rewrite natin siya as this. X squared plus 0x minus 7. Again, hindi naman nagbago yan kasi yung 0x is just 0. Parang naglagay lang ako ng kunyari 2 plus 0. Wala naman nagbago dyan kasi 2 pa rin naman yan. Okay? Yun yung thing with that. Now, you have that divided by x minus 5. Again, rewrite lang natin siya. Pero this time, nilagay natin yung 0x. Now, you can solve. Now, bakit ito importante? Kasi mamaya, pwede na meron tayong kalabasan dito na merong x. At kung hindi natin ito nasulat, maguguluhan kayo in the latter part of the solution. Okay, now, try natin ito isolve. X squared muna. X squared divided by, yung nasa harap dito. So, x squared divided by x is just going to give you x. Normal lang yon. It's very simple. Ito ngayon, i-multiply natin dito sa negative 5. Now, if you notice, kung i-multiply ko siya sa negative 5, ang kalalabasan niyan is negative 5x. Kung hindi ko isinulat ito, saan ko siya itatapat? Diba? Maguguluhan ako. So, dahil naisulat ko siya dyan, dyan ko siya itatapat. Kaya, negative 5x. And now, I can keep solving. So, negative 5x, i-minus natin yan sa 0x. That would be plus, again, just changing the operation in the sign. This will give me 5x. At dahil may 5x na ako dyan, yan na yung susunod kong isolve. Again, from that, i-divide ko yan dito sa x. 5x divided by x is positive 5. And now that I have positive 5, pwede ko siya i-multiply dito sa second term. So, positive 5 times negative 5 will give me negative 25. O, ngayon, i-minus ko rin siya dyan, minus, change the operation, change the sign. So, negative 7 plus positive 25, that would give me positive 18. Okay? Tapos, dahil wala na rin akong pwedeng gawin dyan, ang magiging answer ko would be just that. Ilalagay natin yung ating remainder. Plus 18 over x minus 5. And that is your answer. Now again, ang gagawin mo muna, kung kulang yung mga terms, ay dadagdagan ko siya para hindi ako maguluhan dun sa solution. Okay? Kasi kung hindi, hindi mo alam kung ngayon kung saan mo itatapat. Okay? Ganun lang siya. Now it's your turn. I'm going to give you a sample problem. I-apply nyo lahat ng principles na tinuro ko sa inyo. Yung concept, yung paano kapag may remainders, and paano kapag may missing terms. And hopefully magawa nyo siya ng tama. I'll give you a couple of minutes. And if you're ready with your pen and paper, your timer starts now.
All right, let's see how you did. Okay? So ito yung ating tanong. Sabi negative 4x squared minus 2. I-divide natin siya sa x minus 2. Now, if you notice, right off the bat, meron tayong x squared dito, nawawala na naman yung x. So meron kang 0x, kailangan mo siya i-insert dyan as plus 0x. So i-rewrite natin ito, dapat ganyan siya. Okay, so negative 4x squared plus 0x minus 2, and now I can start solving them. So first term, sa first term, 4x, negative 4x squared divided by x, that would give me negative 4. Now, bakit negative 4? Kasi positive ito eh. Lalabas lang yung negative dito kung positive yung minultiply ko sa negative. So negative 4, and then x lang. Kasi x times x is x squared. Tapos, ang gagawin ko next will be to multiply this by this. Dalawa silang negative, so ang magkakalabasan niya is positive. Positive 8x. Okay, now isusubtract ko yan dito. So that is like plus negative. So 0 plus negative 8x is just negative 8x. Okay, kaya siya naging negative kasi again, mag-iba sila ng sign. I-add ko lang siya. Kasi subtraction siya kanina, isi-flip ko yung operation, flip ko rin yung sign. So 8x. Tapos yung 8x ngayon, i-divide ko siya sa x. Ang kakalabasan niyan is negative 8. O, minus 8. Now, bakit? Kasi again, negative yung kinalabasan, positive yung x mo. So, dapat negative yung minultiply doon. So, now that you have that, i-multiply ko ulit siya sa pangalawang term, which is negative 2. So, negative 8 times negative 2, that is positive 16. So, yung positive 16 natin na yan, itatapat natin dito sa digit na part. Ima-minus natin siya dyan. So, again, it's like adding a negative number. So, negative 2 plus negative 16, that would just be negative 18. So, now that you have negative 18, wala ka naman ang pwedeng gawin dyan. Idadagdag mo na siya as remainder. So, that would be minus. Now, bakit minus? Kasi negative siya. Minus or negative 18 over x minus. Okay, now that is your answer. So it's negative 4x minus 8 minus 18 over the quantity x minus 2. Okay, I hope you got that right. Kung hindi, that's okay. I'll be including worksheets sa baba, sa description box if you're watching this on YouTube. If wala kayong makitang worksheets doon, so hindi pa siya tapos, you can check back in or wait for my announcement sa Facebook kapag ready na sila. And again, if you want more exercises, I will be posting more quick quizzes on my Instagram account leading up to the next civil service exam or exam that you're going to take. So if you don't follow me yet, follow me at Laika Maravilla on Instagram. Look at my Instagram stories and doon ko pinapost yung mga quick questions. Follow along with those. Sagutan nyo yung mga nandun na kung hindi nyo pa siya nasasagutan. Nasa highlights yon. Para magkaragdag ng practice sa inyo. The more confident you get, the better it is. And it's a great way then for me to know which topics I should focus on next. Alright? So follow me at Laika Maravilla. Alright, hope you learned something today. If you did, click thumbs up. Make sure that you share this video with your friends. Lalo na mag-exam din sila. That way, mas marami tayong matulungan. And if you haven't subscribed yet to this channel, don't forget to hit subscribe and hit that bell icon. If you want to reach out to me directly, find out how to get the reviewers I made, join the online or live review events, or just request yung video na gusto nyong pag-usapan sa susunod, you can reach out to me directly at www.facebook.com/teamlaika for more information. The links din sa ating merch na exclusive and all of those good stuff will be in the description box below. Do check that out. Alright? Thank you guys for watching. As we always say, this team never stop learning. Aja, aja, kainian. I'll see you in my next video and bye for now.